What's up mga kapatid? Again, this is Boss Lucio. Yan, meron na naman tayong bagong content. Babalik tayo dun sa streaming 101 natin, guys. Kasi guys, ang dami ng mga nagko-comment sa mga previous video ko about streaming. So, ang dami ng mga nagre-request ng bagong video about sa streaming tips o streaming 101 natin, guys. Siyempre guys, bago natin umpisahan tong topic na to, at lalo na't bago ka dito, just click the subscribe button and tiny bell below. And then syempre guys, kung kayo mahilig sa mga games, again, follow nyo sa akin Facebook page, Boss Lucio Gaming. So guys, umpisa na natin, tara! So yun nga mga kapatid, may bago na naman tayong topic dito sa ating streaming 101. Actually, hindi to bago. Luma na to mga kapatid. Okay, magre-recap lang po tayo. Okay? Lahat na actually nang gusto nyong malaman na about streaming, nandyan na po sa mga previous video natin. Pero guys, ang dami mga tanong sa akin. Boss Lucio, paano mo na parami yung followers mo? Boss Lucio, paano yung ganito? Boss Lucio, paano yung camera? Boss Lucio, paano yung webcam? Boss Lucio, paano mo na kukonnect yung phone mo sa PC? Boss Lucio, anong setup ng PC mo? Boss Lucio, paano mo na, ba't hindi naglalag yung stream mo? Boss Lucio, ba't ang linaw ng stream mo? Ang daming tanong guys, ang daming tanong. Makikita nyo dyan, nandyan po lahat ng video about sa streaming technique ko guys. Again, this is my own technique. Again, natuto po ako mag-isa, nagbasa po ako sa Google, nanood din ako sa YouTube, nanood din ako ng mga ibang streamer, nagtatanong din ako sa ibang streamer. Pero guys, again, lahat ng tinuturo ko sa inyo is galing po sa akin. Sarili ko pong opinion to. Sarili ko pong diskarte. Ngayon, na ginagawa ko, sinishare ko sa inyo kasi alam ko kung gaano kahirap. Gusto nyo mag-stream, pero ang hirap. Gusto nyo mag-stream, palpak. Gusto nyo mag-stream, hindi mo alam kung paano. So, basta guys, gusto mo mag-stream, pero hindi mo alam kung paano. Ang daming tumatakbo sa otak mo. So, ngayon guys, magre-recap tayo. Isa. Okay? Step by step by step by step. Okay? So, from the start, wala kang alam sa streaming. So, anong una mong dapat malaman? Mga kapatid, dapat nyo malaman kung saan ba kayo mag-stream. Kasi maraming platform na pwede kayo mag-stream. Merong Facebook, YouTube, or anything, Twitch. Ewan ko kung ano pa iba, pero maraming platform. So, dahil Facebook yung may-stream ko, Facebook yung ma-share ko sa inyo, di ba? Alang iba naman yung ma-share ko. So, umpisa guys, wala kang alam, wala kang page, pero may Facebook of course, guys. Lahat naman ng tao, halos lahat ng tao ngayon may Facebook na. So, guys, before you start, you need to create a page. So, paano ka mag-create, mga patid? Punta ka lang sa URL na to. facebook.com/page/creation. So, ngayon guys, bago na si Facebook. Nung gumawa ko ng page, wala pang ganyan. Ngayon, ginawa na niyang ganito para hiwalay na yung business brand or community or public figure. So, as a streamer, hindi ka naman business, di ba? So, syempre, dito ka sa kabila. Get started, blah, blah, blah. Gusto mo lagay mo dito, Boss Lucio or gaming category. Again, guys, ito pa yung isang importante sa mga nagpa-check sa akin ng page nila kung okay na ba. Ito yung napansin kong wala sa inyo, guys. Importante po ito, guys. Gaming video creator. Okay guys, para pumasok kayo sa level up program. Continue, magkakaroon ka na ng page. So guys, ito yung sample ng bagong page. Again guys, this my new page. So guys, 2 weeks pa lang tong page na to. So ito na yung mangyayari pag gumawa kayo ng bagong page. Siyempre guys, wala pa siyang profile picture. Pagkagawa nyo tsaka cover photo, gagawa kayo niya sarili nyo. Pag bago yung page, double check nyo agad to guys. Punta kayo sa about. Yan, tignan nyo dito sa baba guys, gaming video creator. So, double check lang natin. Ayan guys, gaming video creator. Tsaka pala mga kapatid, ang dami pang mga comments sa akin about sa followers mga kapatid. Ito, example of this. 2 weeks pa lang tong page nito, but 2.8k followers na, but parang ang dali. Mga kapatid, ang technique po niyan, hindi po ako nag-boost. Hindi po ako nag-share or what sa page ko guys. Pero ba't ako nagkaroon ng 2.8k followers kaagad guys? Ang sikreto niyan guys, kung ano yung trending. So that time, nung ginawa ko tong page na to guys, ano ba yung trending?
ABS-CBN yung trending nung guys. Gumawa ako ng live poll. Kung gusto nyo ba talagang marinyo yung ABS-CBN, yes and then no or maybe. Then nakakuha ko kaagad ng unang live ko dyan ng 521k views. Wow! Unang live guys. Kasi guys, trending. Trending siya. And then guys, sinundan ko ng sumunod na gabi, hindi na siya trending. Siyempre, oh, sinubukan ko lang. So, kanya-kanyang diskarte. This is my strategy to my page, dun sa bago kong page. So, kaya nakakuha agad ako ng 2.8k followers. So, yun mga kapatid, meron ka ng gaming page. Ayan na. Kung sino ka man nagtanong ka, nasagot ko na yung tanong mo, paano gumawa ng page. So, punta tayo doon sa dashboard, yung streamer dashboard. So, paano pumunta doon guys? Again, open ka ng new tab, facebook.com/creator-studio. So guys, mapupunta ka sa Creator Studio. Okay? So ito yung Creator Studio mo. Guys, nung una kong video, wala pang ganito. Dati, ang dating website ng dashboard is fb.gg/streamers. So ngayon guys, iba na. facebook.com/creator-studio. Again guys, if you don't have PC, if you don't have anything laptop, okay, mobile phone lang ang meron ka, pwede mo rin itong tignan sa mobile phone mo. Basta guys, gagawin nyo lang desktop version yung view ng phone nyo. Sa Google Chrome meron nun, sa Safari meron nun guys, magiging desktop view yung browser nyo guys. Okay, so pag nandun na kayo, same lang din, facebook.com/creator-studio. And then guys, so pupunta tayo dito sa creative tools, and makikita nyo dito yung live dashboard. Anyway guys, sound collection, ito pong lahat ng tugtog dito is non-copyright. Okay, lahat ng patutugin nyo dito guys, during stream, during your live, hindi po kayo makaka-copyright kasi guys, legit yan na galing sa Facebook. Okay, and then guys, ito, punta na tayo sa live dashboard. So mga kapatid, bago yung page mo, ito yung itsura ng dashboard mo. Isipin mo lang mga kapatid, wala pa to. Blanco pa yan. Yung mga comments. Kasi guys, may last akong live. So nare-record pa dyan yung last kong live, yung mga share at yung mga comment. Punta tayo dito sa level up program. So create or switch a gaming video creator page. Nagawa ko na yan. So may check na. I have at least 100 page followers. Nagawa ko na rin yan. Na-check na. Stream from an eligible country. Siyempre guys, Philippines. Eligible country. So, may check. So guys, ang wala na lang akong check is itong stream video gaming content for at least 4 hours in the last 14 days. Again, mga kapatid, mag-stream ka lang ng 4 hours. Meron ka na yan. Pero magkasunod mong gawin yan, meron ka na rin ito. Okay? And then, ito yung normally na tanong sa akin. Marami nagpatatanong nito mga kapatid. Meet community standard and partner monetization policy. Mga kapatid, ito po yung medyo nakakalito sa mga bago. Maski nung bago ako, nalito ako dito. Pero guys, pag binasa nyo po kasi yung community standard, ang dami po niyan, bla 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 bla. May hindi pa po kayo mga magigets kasi syempre hindi naman kayo taga Facebook pa. Hindi nyo pa magigets yun. Okay? Shortcut na guys, you need 30 days. Doon sa page mo. 30 days active yung page mo. Magkakaroon ka na ng check dyan. Okay? Para makita lang ni Facebook na eligible na yung page mo. Pero, pag may mga ginawa kang violation, like nung nag-post ka ng scandal, nag-post ka ng kung ano-ano, na may nagalit, may nag-report, hindi ka ma-checkan dyan. Kahit pa 2 years na yung page mo, hindi ka ma-checkan dyan kasi meron kang nalabag sa community standard. Mga ano ba yung mga basic community standard na pwede natin malabag? Issue. Nag-post ka ng issue. Okay, like, yung ginawa ko guys, yung ABS-CBN, issue yun. Pero, wala naman siguro magre-report doon mga kapatid, diba? Kasi poll lang naman yung ginawa ko. Para ka lang naman nagsasurvey sa mga tao. Hindi mo naman sinabing, magsara na kayo ABS-CBN, bla 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 bla. So, yun nga guys, issue, tapos may nag-report sa'yo. Community standard yun, baksa ka doon. And mga new GTT, ano daw, basta yung mga bastos, okay, bawal yun. Matik yun mga kapatid, kahit yung walang mag-report sa'yo, si Facebook ang dadali sa'yo dun. Alam naman natin guys yung bawal sa social media, alam naman natin yung bawal, hindi ko kabisado, alam naman natin yung bawal. Pero guys, just straight stream, stream lang ka ng stream, 4 hours ng 4 hours, you meet that community standard na yan. So mga kapatid,
pag na-checkan nyo na yung lahat na yan, magkakaroon ng ilaw tong apply. Yan, magiging blue yan. Once you apply that, may lalabas dyan na setup stars. So, click nyo lang yon. Wala akong mapakita sa inyo na sample, pero just follow my step. Kabisado ko yan. Nasa utak ko yan eh. Okay. Setup stars. Okay guys, may lalabas doon. Country. Siyempre, name mo. Siyempre, alam mo naman lalagay mo doon. Kukuha siya sa'yo ng detail. Yung bank account mo o yung bank detail mo. Again, medyo madali lang naman pilapan yung mga normally na nandun, like yung name, account number, bank, di ba? Yung SWIFT code. So, nung bago rin ako, nalito rin ako dyan. Pero mga patid, i-type nyo lang yung bank nyo sa Google, like PDO SWIFT code. Makikita nyo na po yun. And then, when you once you finish that, okay. And then, pwede ka nang sendan ng stars. Again, kung sino ka man nagtanong sa akin kung ba't hindi ka masendan ng stars, ayan na, nasagot ko na yung tanong mo. And one thing about stars, Boss Lucio, may nagtanong sa akin ito. Boss Lucio, meron na po akong 20 stars, $20 daw. Guys, magkano na ang $20? Yun nga, meron siyang $20. Boss Lucio, nag-check ako sa banko ko, 3 weeks na daw, hindi pa daw pumapasok sa banko niya yung $20 niya. Mga kapatid, meron pong rules and regulations si Facebook regarding sa stars payout. Okay mga kapatid, again, you need 10,000 stars bago ka makapag-payout. Yun po yung minimum requirement ni Facebook, 10,000 stars, equivalent to 100 USD. So, nasa 5,000 pesos po yun. And, mga kapatid, once you reach that, hindi na po kayo mag-fill up ng something o aantay po ng code, like papadala sa inyo yung code para makuha nyo sa money remittance. Hindi po. Guys, it's automatic. Papasok po sa mga bank account nyo yun, guys. Yung stars, once you reach the 100 USD, the 10,000 stars. Pero may isa pang tanong, mga patid. Example, na-reach mo na siya. Nag-e-expect ka na kagad pumasok yung pera o yung stars. So, guys, hindi siya ganun kabilis. Actually, 30 days na lang ata. Hindi ako sure, pero guys, ito yung rules. Isipin nyo mabuti, ha. Ngayon is March 2, 2020. So, sabihin natin mula March 2, 2020 hanggang March 31, nag-stream ka dyan, okay, nakakuha ka ng 100, yun nga mga patid, ng 100, 10,000 stars. So, means mga patid, 31, pagpasok ng April 1, mga patid, mag-i-start na yung 30 days noon. So, makukuha mo siya May na. Eh, paano naman Boss Lucio kung ganito? Oh, again, bagong senaryo. March to ngayon. Malakas ka sa stars. Marami nag-donate sa'yo. Wala tayong magagawa dyan. Nakuha mo March 2 hanggang March 20 lang. Kunyari lang, March 20. Nakuha mo na kaagad yung 10,000 stars. Again, mga kapatid, it's the same thing. Okay? Si Facebook tumitingin po sa cut-off. Ang cut-off niya po is yung end of the month. So, kahit pa maaga mo siyang nakuha, same pa rin po yung cut-off nun. Sa 31 and then the 1, start pa lang na umpisa ng bilang the next month. Yung first day ng month and then start pa lang ng bilang. So, same thing, May mo pa rin siya makukuha. Ito pa, iba pang senaryo. Para malinaw lahat, guys. Okay, mula March 2 hanggang March 31, nakakuha ka lang ng 9,000 stars. So, kulang ka ng 1,000. Kulang ka ng 1,000 stars pa para makapag-payout. So ngayon, April 1 na. Kunyari lang ha, April 1 na. Again, March 2 to March 31, nakakuha ka ng 9,000 stars. April 1 na. April 1. So nag-stream ka ng April 1, binigbigay sa'yo 5,000 stars. So meron ka ng 9,500. April 2, binigbigay sa'yo ng 5,000 stars. So let's say may 10,000 stars ka na. Mga kapatid, again, it's April 2 na. Again, ang cut-off ni Facebook, end of the month. So, sa pagdating ng April 31, and then the May 1, doon pala mag-umbisa yung bilang nun. So, sa June mo na makukuha yung 10,000 stars na naipon mo. So, paulit-ulit lang yung mga patid. Kung gusto nyo i-track yung stars nyo, makikita nyo doon. So, pag ambawa, hindi matatapos na yung buwan, hindi nyo panaabot next month. Ganun talaga mga patid. Bawi na lang ulit next month and then the next month nyo pa makukuha yun. Pero pag maraming nagsisensor nyo na stars and then every month lagi kayo nakakakuha ng 10,000 stars,
E di every month kayo may sahod. May every month kayong inaantay sa bangko. So, mga kapatid, ito yung stars na nakukuha ko dun sa page. Hindi ako ganun kalakas sa stars. Ayan, pinapakita ko na sa inyo para makita nyo hindi plastic si Boss Lucio. Total stars na nakuha ko simula na nag-umpisa ako mag-level up, it's 826. Laki, mga kapatid. Laki na rin, no? Mga kapatid, laki na rin. So, ito yung mga nare-receive mo. May tracker ka dyan. Pag may mga napansin ka dyan, bawa, kunyari, minixin sa'yo 10,000 stars, pero pag tingin mo dito, walang nag-pop out, di nag-record, then, pwede mo i-report kay Facebook. So, nandyan lang, and contact payout support, nandyan lang siya. And, mga kapatid, meron dito sa kabilang list, makikita mo dito yung leaderboard. Click mo lang yung top star sender for the last 28 days para makita ko yung total. Ayan, total na nag-send sa akin, si Mark Siscar, 1,200. So, yan yung leaderboard. So, yan nga, mga kapatid, meron ka ng stars. So, okay ka na. So, yun nga, mga kapatid, pasensya na kung medyo mahaba yung video. Pero ginawa ko kasi itong video na to para sa inyo talaga. And then, dahan-dahan, step by step. So, mga kapatid, meron ka ng stars. Kompleto na. So, meron ka na lahat. So, guys, ito na yung malupit na part. Paano maging partner? Okay? So, mga kapatid, paano mo malalaman kung ang isang page is partner na ni Facebook Gaming? So, halimbawa, ini-stock nyo yung Facebook ni Boss Lucio. Yan. Makikita nyo dito, partner. Ayan, o. Logo. Partner. Yeah, partner. And then guys, under tayo ng Amplify, which is the company of Tier 1. Ayan, mga kapatid, makita nyo na dyan. And then I have na for the 1 year streaming natin, meron na tayong 1,046k followers. So, meron na tayong 105 likes k. Anyway, mga kapatid, ayun nga, ano maging partner? Hindi ko po yan masasagot ng directly. Kasi po, si Facebook po ang sumasagot niyan. Okay, mga kapatid. Again, I'm sorry, mga kapatid. Ito na lang yung tips na mabibigay ko sa inyo. Again, this is my own strategy. Hindi ko po sinasabi magiging effective sa'yo, pero subukan mo lang. Okay, subukan mo lang. Kasi ako, guys, I'm start from nothing. Hindi po ako pamilya ng celebrity. Wala po akong pamilyang model. Wala po akong influencer na kaibigan. Or what, na connection sa lahat ng mga media, like what that. Wala akong experience sa, may experience akong modeling, pero it's a ramp modeling lang. Pero before pa yun, bata-bata pa ako. Pero nung nag-start akong mag-stream, wala akong connection. Again, I'm a normal person. Wala akong fans. Pag nag-post nga ako sa page, sa wall ko, isa lang ang like. Kahit maganda yung post, isa lang yung like. Pag minsan, nagla-like pa dun, mama ko pa. Okay? Tayong maingit ang mga nag-umpisa na kasi guys. Ay kaka-umpisa lang pero ang dami kagad viewers, ang dami kagad followers, ang dami kagad bla bla bla. Ang dami kagad niyang bumga agad yung karir niya. Kasi mga kapatid, may iba dyan guys nag-umpisa. Like may background na siya, may community ano na siya, may meron na siyang sariling community. And then yung community niya, pinalit niya lang sa gaming. And then yung community niyang yun, nag-follow pa rin sa kanya kasi nga community niya yun. So may ganun na factor. Pero again, kung kagaya ka kita, nag-umpisa ka ng wala, sana makatulong to. So umpisang-umpisa, kailangan mo mag-stream. Of course, okay, this is a streaming platform. So stream lang mga kapatid. Okay, stream lang. Kahit pagod ka na, stream lang. Actually mga kapatid, bigyan ko kayo ng onting inspirational message. Pag gusto mo ang isang bagay, ginagawa mo ng paraan, di ba? Totoo, di ba? Totoo. Gagawa mo ng paraan. Kahit pa alam mong hindi mo kaya, gagawa mo ng paraan. Kasi gusto mo. Like nang nililigawan mo, gusto mo siya. Pero alam mo hindi ka naman papasa. Pero gagawa ka ng paraan para mapansin ka niya. Same as here. Gusto mo. Walang reason. Walang reason na pagod ka. Walang reason na bla bla bla. Reason may work ka. Reason may lakad ka. Reason what bla. Ewan ko kahit anong reason yan. Walang reason. Kasi, kapatid, gusto mo to. So, dapat consistent ka mag-stream. Stream. And, next natin, schedule. Kailangan mo ng schedule. Hindi po pwedeng natulog ka ngayon. Pagising mo, tanghali na, stream ka ngayon. Stream ka. 4 hours. And then, natapos ka. Uminom ka ngayon. O blah, o kahit ano. Kung ano ginawa mo. Nalasing ka. Napuyat ka.
Pagising mo kinabukasan, alas 6 ka na nagising ng gabi. Nag-stream ka. Yung unang stream mo tanghali, yung sunod mong stream gabi. Tapos ngayon, napuyat ka kasi nag-stream ka ng gabi ngayon. Nagising ka na naman ngayon, medyo alas 3, alang 6 oras. Nag-stream ka doon. So mga kapatid, ang gulo ng streaming time mo. Yung mga viewers mo, yung nakukuha mong followers, mga kapatid, na malay mo nagustuhan ka, inaantay ka nung oras na nag-stream ka nung nakita ka nila, tapos nung sinilip nila yung page mo, wala kang stream. Diba? Sayang. Nakatakas yung follower na yun. So, importante yung streaming schedule. Not unless, kagaya ka ng mga iba, yung meron ng mga 6 million follower, like ni Boss A, diba, yung boss namin, like nila Doggy, diba, si Doggy nga, nag-o on time pa ng stream, eh, lagi sa oras niya, yung gabi, diba guys, minsan nalilate lang, pero okay lang malate, guys, okay lang malate, like sa trabaho, okay lang malate, kaysa umabsent, mas okay yun, malate ka lang ng 30 minutes, sambawa, ang streaming schedule mo is 10 PM, nalate ka 10:30 or 11, it's okay, hindi mo naman masasabi yung oras eh, minsan malay mo na traffic, minsan may emergency, pero, you stream. Pero guys, again, tips lang, schedule. Kung yung sikat nga, nag-i-schedule, ikaw pa kaya guys, hindi ka pa sikat eh, diba? Need schedule. So, may schedule ka na. And 3, quality ng stream. Kapatid, lalo na ngayon guys, 2020 na. Mga phone ngayon, ang gaganda na. Yung mga internet provider ngayon, medyo bumibilis. Medyo lang, mga kapatid. Siyempre, mga tao, gustong manood na magandang quality. So, paano ba natin malalaman kung maganda ba yung quality ng stream mo? So, malalaman natin yan. Actually, ang quality, nahati sa dalawang part yan. Meron tayong tinatawag na technology quality. Hindi ko alam kung anong tawag. Sarili ko lang yun. And personality quality. So, umpisa natin dun sa tech. Kailangan, syempre, maganda yung stream mo. Malinaw. Maganda yung boses. Tsaka, syempre, nakikita ka. Nakikita ka ng mga tao. Marami nag-i-stream ngayon, hindi sila nakikita. Okay lang yun. Okay lang naman yung hindi ka nakikita. Pero make sure na hindi ka nakikita, maganda yung boses mo. Naririnig ka nila. Baka naman hindi ka na nga nila nakikita, wala pa sila naririnig. Paano ka papanoorin ng mga tao, di ba? So, kung wala kang camera, phone lang yung gamit mo, omelet lang, nag-omelet ka lang ng stream, okay lang yun, mga patid. Pero, kailangan mo double time sa boses. Isipin mo, iparamdam mo sa kanila na nakikita kanila. So, yun yung mga importante, mic, webcam, and yung quality ng stream, yung linaw. Dapat, guys, malinaw. Kailangan mo ngayon ng internet speed na maganda. Again, ito na yung tanong na maraming, ito na yung isa sa mga tanong na maraming nagtatanong. Ang gulo nun. Boss Lucio, pwede ba mag-stream using data? E kung yung mga viewers nga nagre-reklamo na nauubos na daw yung data nila, diba? Kaya sabi ng iba, Boss Lucio, nauubos na data ko, penging skin. Isipin mo yung nanonood lang naubos yung data. Ikaw pa kaya nag-i-stream? Ako yung nagbabato sa inyo ng live. So means, mas malakas yung kain ng internet sa akin. Guys, you need internet. Hindi po pwedeng data. Yung 1 gig nyo guys, 20 minutes o 15 minutes lang yan guys. Ubus na yung 1 gig nyo. Pero guys, may kaibigan akong streamer. Deload lang yung internet niya. Deload lang nung nag-umpisa siya. Pero ginagawa niya guys, naglalaan siya ng pera. Lagi pong 10 gig everyday yung live niya. Yung niloload niya dun sa broadband niya. 10 gig. So magkano ba? Hindi ko na makatandaan. 400, blah, blah, blah. 400 pesos per day. Para na rin siya nagbayad ng internet shop. Ayun, speaking of internet shop, pwede kayo mag-computer shop, guys. Marami na mga computer shop ngayon na meron silang OBS na pwede kayo mag-stream, guys. Check nyo yan. Check nyo na lang, guys. Marami akong nakikita ng ganyan. So, meron ka na nun lahat, guys. Good. And then, punta na tayo dun sa next part. Yun nga, yung personality. Again, hindi pa ako ganun ka-successful streamer, pero by my own experience, saka sa nakikita ko sa mga nag-aangatang streamer, guys, meron silang mga kanya-kanyang personality. So, you need magkaroon ka ng sariling personality. Ako, personality ko talaga, makulit. Ako, guys, personality ko, pogi. De, joke lang. Mga patid, hindi personality yung pagiging pogi mo. Common yun, mga patid. Common yun. Guys, ako actually, madami sinasabi mga tao sa akin, mabait, makulit, loko-loko, isa naman, may niti ng ulo, iba-iba, mga kapatid, iba. Depende yun sa kung ano yung mabibuild mo dun sa mga tao. Pero mga kapatid, make sure gumawa ka ng sarili mo. And me also, hindi ko pa nagagawa yun, na ako yung may isip ng tao na pag may ganito, si Boss Lucio yan, wala pa rin ako naisip na ganun. So guys, so lagi lang tayo mga kapatid mag-try, huwag kayong matakot mag-try, huwag kayong mahiya na mag-try, huwag kayong mahiya na ganito yung gagawin mo. Nakakaya ka sa camera. No, mga kapatid. Tanggalin nyo yung ganyan. Imaya, try lang ngayon ng try. Pag may naisip ka, try mo. Pag may naisip ka, pero tingin mo bawal, syempre, huwag mo na ituloy. Try mo lang na itry. So, kailangan makabuild ka ng personality sa mga tao na ikaw yung maiisip nila. Na pag nag-stream ka, ba't ka nila papanoorin? So, may hanap ka ng na magugustuhan nila sa'yo. So, yun yun. Basta, mga kapatid, yun yung isa sa mahirap na part. Pero, challenge yun, mga kapatid. Pero, once na nahuli mo yun, gaganon yung career mo. Angat na yung career mo dyan.
yan, sure yan. And so meron ka na noon, guys, meron ka ng personality na gusto ipakita sa mga tao, meron ka ng magandang mag-stream ka na mag-stream. Yun lang talaga yung masasabi ko. And then guys, magugulat ka na lang may magme-message sa'yo or merong tutulong sa'yo. Okay? Again guys, pwede ko kayong tulungan. Like ang dami ko ng dami na lumapit sa akin. Like, Costucio, gusto ko maging kagaya mo. Message mo lang ako guys. Kung ano yung kaya kong gawin guys, gagawin ko. At kung ano yung kaya kong maitulong guys, maitutulong ko. Ang daming way para ma-message mo ako. Ang dali ko lang hanapin sa social media. Costucio, search nyo lang sa Facebook, Costucio. Search nyo lang po sa YouTube, Costucio. Search mo lang sa Instagram, Costucio. Makikita nyo na. Ako lang naman siguro may Costucio dyan. Yung tips na binigay ko sa inyo, sana makatulong para makuha nyo rin yung dream nyo. Ako mga kapatid, aminin ko sa inyo mga kapatid, meron na nga akong 146,000 follower and nandito na ako sa posisyon na to na Facebook partner ako. Pero mga kapatid, hindi pa ako tento. Pero pa rin akong inihit na goal mga kapatid. Ganun guys, you need goal. Pero guys, yung goal nyo naman, wag naman sobra-sobra mga kapatid. Baka mamaya kakaumpisa mo pa lang. Ang goal mo na kagad is maging pinakasikat na streamer sa buong mundo. Step by step lang para guys, hindi kayo masasaktan. Step ka muna. Kunyari, ngayon, umpisa ka, 0 followers. Una mong goal is magkaroon ng 100 followers. Tiening! Nakuha mo, edi ngayon, masaya ka. Diba? Masaya ka. Inspired ka lalo. Diba? Ngayon, next goal mo, makakuha ng 1,000 followers. Tiening! Nakuha mo siya. Inspired ka na naman. Kapatid, diba? Kesa yung nag-goal ka agad ng sobrang taas, gusto ko maging sikat na streamer sa buong mundo. O kaya sa buong Pilipinas. Pop! E 3 years ka na nag-i-stream, di mo pa nakukuha yun. Napagod ka na, bla, huminto ka na. Ako, tips ko lang yun. Again, guys, hindi masama mag-goal ng ganun, ha? Hindi sinabing masama yun. Pero binibigyan ko kayo ng tips ko. Ganun goal sa sarili ko para hindi ako nasasaktan. Eh, kung mag-fail man ako, hindi ganun kasakit. Pwede akong bumawi ulit. Mababa ako. Dapat this week, makuha ko na yung 1,000 followers. Hindi ko nakuha. Okay lang. May hurt ako. Malulungkot ako. Pero may next week pa, diba? Kasi guys, yung ginugol ko, hindi naman siya imposible. Kaya naman siya. Medyo kulang lang sa effort. Siguro may kulang lang. So mga patid, sobrang haba na ng video na to. Tingin ko sobrang haba na ito. Baka maboring na kayo. Pero, ginawa ko talaga to, mga patid, itong video na to para sa mga nagme-message sa akin. Again, hindi po ako nag-expect may manood lahat nitong video na to. Pero kung tinapos mo to, sana nagkaroon ka ng idea, nagkaroon ka ng onting knowledge. Again, mga patid, kahit anong ituro ko dito, pero hindi ka nag-explore sa sarili mo, walang mangyayari, mga patid. Again, mga patid, you need mag-self-study. Mag-self-study kayo, mga patid. Hindi lahat ng natutunan ko ay gagana sa iyo. Kasi mga patid, may iba kang personality. Lagi mong tatandaan, lahat tayo may kanya-kanyang something na binigay sa galing sa taas, mga patid. So mag-self-study ka lang. Again, kapatid, iwanan mo naman ng isang like, comment, and then syempre, ikalat mo naman tong video na to kung tingin mo nakakatulong sa'yo. And then syempre guys, kung kayo bago dito sa ating channel, just click the subscribe button and tiny bell below. And kung mahilig ka sa Mobile Legends, ayan na. Just follow my Facebook page, Costucio Gaming. So hanggang dito na lang po itong video na to mga patid. Again, kung may mga iba pa kayong katanungan na nagkulang pa sa video na to, just comment down below and bye-bye.